Noong September 22, 2006, isang high school student ang pinatay ng dalawang lalaki sa bahay ng kanyang uncle at auntie sa Pocatello, Idaho, United States. Inamin ng mga salarin na ang inspirasyon nila sa pagpatay sa dalaga ay ang pelikulang Scream, kaya sila tinawag na The Scream Killers. Si Cassie Jo Stoddart ay ipinanganak noong December 21, 1989. May dalawa siyang kapatid, ang bunsong lalaki at ang panganay nilang babae. Sila ay nakatira sa Pocatello, Idaho. At karamihan sa mga nakatira doon ay mga Mormons. Mula pagkabata ni Cassie at ng kapatid nitong lalaki ay nakatira na sila sa kanilang lola. Fall ng 2006 at nasa 16 years old na si Cassie at siya ay nasa junior high school. Mayroon siyang boyfriend na nagngangalang Matt at nag-aaral sa kaparehong paaralan. Noong mga panahong yon ay 2 buwan pa lamang na magkarelasyon sina Matt at Cassie. Determinado si Cassie na makabili ng sarili niyang sasakyan, kaya pag school holidays ay nagbabantay siya ng mga bata para makaipon ng pera. Isang araw ay kinuusap si Cassie ng kanyang Uncle Frank at Auntie Allison kung pwede ba siyang magbantay ng kanilang bahay para pakainin ang 2 alaga nitong mga aso at 3 pusa habang sila ay nasa out of town. Agad na pumayag si Cassie dahil kikita na naman siya ng pera. September 20 ay hinatid si Cassie ng kanyang ina sa bahay ng kanyang uncle at auntie sa Whispering Cliffs Drive. Nasa malayong lugar ang bahay at walang masyadong mga kapitbahay. Pagkarating nila ay tinanong ni Cassie ang kanyang auntie kung pwede bang makapunta ang kanyang boyfriend para samahan siya. Pumayag ang kanyang auntie dahil alam niyang mabait na bata si Cassie. Hindi siya umiinom ng alak, hindi naninigarilyo, at hindi gumagamit ng pinagbabawal na gamot, kaya walang problema sa kanila na pumunta ang boyfriend nito. Biyernes ng gabi ng September 20, pumunta si Matt para samahan si Cassie. Inimbitahan ni Matt ang 2 niyang kaibigan na sina Brian at Tori na pumunta sa bahay at para manood ng pelikula. Sina Brian at Tori nag-aaral din sa kaparehong paaralan nila Cassie at Matt at paminsan-minsan ay magkakasama naman silang gumala. Ngunit hindi masaya si Cassie na pinapunta ni Matt ang mga kaibigan dahil ang paalam niya sa kanyang auntie ay si Matt lang ang pupunta. Bahagyang nagalit si Cassie kay Matt ngunit sinabi sa kanya na manonood lamang sila ng pelikula at wala naman silang gagawing masama. Habang nanonood sila ng pelikula ay biglang na-board sina Brian at Tori. Ang buong akala daw nila ay may party na gaganapin sa bahay. Kaya nagpasya silang umalis na lamang dahil mas gusto nilang manood na lamang ng pelikula sa sitihan. Kaya naiwan si Matt at Cassie. Makalipas ang 15 minutes ay biglang namatay ang ilaw sa buong bahay. Kinabahan at natakot si Cassie. Hindi sila umalis at nanatili lamang sa sala at pinapakalma ni Matt si Cassie. Maya-maya lamang ay umilaw ulit ngunit hindi ang lahat ng ilaw sa bahay. Noong mga oras na yon ay tumawag si Matt sa kanyang ina para humingi ng permiso na doon na matulog at sasamahan si Cassie. Gusto niyang samahan si Cassie dahil sa natatakot itong mag-isa at gusto niyang kasama si Matt. Ngunit hindi pumayag ang ina ni Matt. At habang kausapan ni Matt ang ina ay napansin niya na ang isa sa mga aso ay panay ang kahol habang nakatingin sa hagdanan papuntang basement na malapit sa kusina. Ngunit hinayaan nila at hindi nila pinansin ang aso. Alas 11 ng gabi at dumating ang ina ni Matt para sunduin ang anak. Tinanong ulit ni Matt ang ina kung maaari ba niyang samahan si Cassie dahil patay sindi ang ilaw at takot na ang kanyang girlfriend. Ngunit hindi pa rin pumayag ang ina ni Matt at sinabi na pwedeng isama nila si Cassie sa kanilang bahay para doon na magpalipas ng gabi at ibalik na lang kinabukasan. Hindi pumayag si Cassie dahil sa may responsibilidad siya na bantayan ang bahay at para pakainin ng mga hayop. Makalipas ang ilang minuto pagkaalis ni Matt ay bumalik na si Cassie sa sala at nahiga sa couch at nagpatuloy sa panonood ng pelikula. Di nagtagal ay nagpatay sindi na naman ang mga ilaw hanggang sa tuluyan na itong namatay. Takot na takot si Cassie ngunit mas pinili niyang manatili na lamang sa sala at humiga sa couch. Makalipas ang 2 araw ay bumalik na mula sa kanilang bakasyon ang kanyang auntie, uncle at pinsan na 13 years old. Nagulat ang kanyang pinsan na hindi nakalak ang pintuan. Nauna itong pumasok at pagkapasok niya ay pumunta siya agad sa sala. At doon ay nakita niya si Cassie sa sahig na wala ng buhay at naliligo sa sarili nitong dugo.
Sumigaw siya at tinawag niya ang kanyang mga magulang. Agad silang tumawag ng pulis at nag-umpisa agad sila ng investigasyon. Habang ginagawa ang investigasyon, ay pinatuloy muna nila sa hotel ang magpamilya ng 2 linggo. Sa investigasyon ay nalaman na 2 araw nang patay si Cassie. At hindi pinasok ng mga magnanakaw ang bahay dahil sa walang may nawawalang gamit. Lahat ng mamahaling gamit at mga alahas ay nandun pa at makikitang walang may nangyaring kumosyon sa bahay dahil sa wala namang nasira o nagalaw ng mga kagamitan. At dahil sa walang force entry ay alam ng mga pulis na kakilala ni Cassie o kusa niyang pinapasok sa bahay ang mga salarin o maaaring pamilyar sa bahay ang nakapasok. Una ay pinuntahan ng mga investigador si Matt dahil siyang huling tao na nakakitang buhay si Cassie. Nung una ay naghinala ang mga investigador kay Matt dahil sa hindi nila ito makitaan ng kahit na anumang emosyon nung tinanong ito tungkol kay Cassie. Hindi ito umiyak at parang hindi rin ito nagulat sa nangyari sa girlfriend sa kabila ng napakabrutal na nangyari kay Cassie. Tinanong siya ng mga investigador kung anong nangyari nung gabing yon. Sinabi ni Matt na ang huling 2 taong nakasama nila ni Cassie ay si Brian at Tori. Sinabi din ni Matt na nung umalis siya ng bahay ay tinawagan pa niya si Tori para tanungin kung nasaan sila. Sa kasunod na araw ay sinabi ni Matt na tumambay pa sila sa kanilang bahay kasama ni Tori at sinubukan pa niyang tawagan si Cassie ng buong weekend pero hindi ito sumasagot. Kaya tinanong din ng mga investigador si Tori at Brian. Nalaman nila na si Tori at Brian ay mahilig gumawa ng movies. Madalas silang gumagawa ng sariling video sa kung ano ang ginagawa nila araw-araw. At mahilig din sila manood ng mga horror movies. Si Brian ang tipong palalabas ng bahay at dati pa lang ay may crush na ito kay Cassie, ngunit hindi interesado si Cassie sa kanya. Naging inspirasyon ni Brian sina Eric Harris at Dylan Klebold na siyang naging suspect sa Columbine High School Massacre. Dahil para sa kanya ay may pagkapareho sila ng pag-uugali ng mga suspect at yun ang ginawa nila para makapaghigante. Tinanong ng mga investigador pareho sina Brian at Tori tungkol sa nangyari nung gabing yon. Kwento nila na ang akala nila ay may party na gaganapin sa bahay. Ngunit nung pagkadating nila ay nadismaya sila dahil sa manonood lang pala sila ng pelikula. At ayon sa kanila, bakit pa sila manonood ng pelikula sa bahay kung pwede naman silang manood sa sinihan? May pinakita silang movie stubs sa mga investigador, patunay na nanood nga sila ng pelikulang Holes nung gabing yon. Makalipas ang 2 araw ay pinatawag muli sina Matt, Brian at Tori para tanungin dahil sa wala pa silang nakitang leads. Nagsagawa sila ng polygraph test kay Matt at tinanong nila kung may kinalaman ba siya sa pagpatay kay Cassie. Mabilis na sumagot si Matt ng wala at pumasa siya sa polygraph test. Kasunod nilang tinanong ay si Brian. Tinanong nila ito kung anong ginawa niya nung gabing yon. Inulit lang ni Brian ang sinagot sa una niyang interview na nanood sila ng pelikula. Tinanong ulit siya ng mga investigador kung sino ang mga karakter sa pelikula, ano ang mga nangyari o kwento, ngunit ang sagot ni Brian ay wala siyang maalala. At ang naalala niya lang ay napaka-boring daw ng pelikula. Kaya nagtataka ang mga investigador na wala siyang matandaan sa pinanood na pelikula dahil sa pagkakaalam nila ay napakahilig ng 2 manood ng pelikula lalo na ng mga horror movies. Kasunod ay pinuntahan ng mga investigador ang sinihan kung saan sila nanood at tinanong kung sinong naka-duty sa ticket booth nung gabing yon. Noong tinanong na nila ang babaeng naka-duty kung kilala ba niya sina Brian at Tori ay sinabi niyang oo, kilala niya dahil sa makaparehong paaralan sila nag-aaral. At nung tinanong ulit ng mga investigador kung nakita ba niya ang 2 ng Biyernes ng gabi ay sinabi niyang hindi niya sila nakita at malabong hindi niya ito makikita dahil siya nagbibigay ng mga ticket. Sa statement na yon ng babae, alam na ng mga investigador na nagsisinungaling ang 2. September 27, 2006, 5 araw ang nakakalipas matapos ang pagpatay. Pumunta ulit si Brian sa opisina ng mga investigador para questionin. Ngunit agad nilang nakita na kakaiba ang kilos ni Brian. Naging tahimik ito at parang malalim ang iniisip. Pagkaupo pa lang nito ay agad na ito nag-umpisang umiyak. Sinabi ni Brian sa mga investigador na habang nanonood sila ng pelikula nung magkasama pa silang 4, ay nagpaalam ito na makikigamit ng banyo. Ngunit palihim pala itong bumaba sa basement para buksan ang pintuan. Ayon sa kanya na ang gusto lamang daw nila ni Tori ay takutin sina Cassie at Matt at iprank nila ang mga ito. Noong nagpaalam sila umalis para manood na lang sa sinihan ay hindi sila totoong umalis. Nagtago lamang sila sa likod ng bahay.
nagsuot ng clown face na maskara, nagsuot ng itim na mga damit at may dala pa silang kutsilyo. Pumasok sila sa pamamagitan ng pintuan sa basement. Nung nasa loob na sila ng basement ay nakita nila ang circuit box at doon ay pinatay nila ang mga ilaw sa buong bahay at binuksan ulit. Patay sindi ang ilaw sa loob ng bahay at ang akala nila ay bababa ng basement sina Cassie at Matt para i-check ang circuit box. Ngunit hindi bumaba ang dalawa at hinayaan na lamang na bumalik ulit ang ilaw. Makaraan ang ilang minuto ay narinig nilang umalis na si Matt. Kaya napagdesisyon na nilang takutin na lamang si Cassie. Inulit nilang pinapatay at sinding ilaw sa pag-aakalang sa mga oras na yon ay baka bumaba si Cassie para tignan kung anong problema. Ngunit hindi pa rin bumaba si Cassie at nanatili lamang ito sa sala. Ayon kay Brian, sa mga oras na yon ay napakasobrang excited at napaka-hyper ni Tori. At paulit-ulit niya umanong sinasabi na gawin na natin to, patayin na natin siya. Kasunod noon ay umakyat na sila sa hagdanan at hinanap si Cassie. Ayon kay Brian ay si Tori ang umatake kay Cassie at sinaksak niya ito ng maraming beses. Dagdag pa ni Brian na andun nga siya pero wala siyang ginawa. Si Tori lamang ang sumaksak kay Cassie. Ngunit kalauna na inamin din ni Brian na nasaksak niya si Cassie ng mga 3 hanggang 4 na beses dahil inutusan umano siya ni Tori na gawin yon. At natatakot umano siya kay Tori dahil sa napaka-agresibo nito nung gabing yon. Nung nakita nilang patay na si Cassie ay kinuha nilang lahat ng ebidensya at inilagay sa bag at tumungo sa makahoy na lugar at inilibing ang bag. Dinala ni Brian ang mga imbestigador sa lugar kung saan nila inilibing ang mga ebidensya. Nung binuksan nila ang bag ay nakita nila na napakarami ng laman nito. May mga posporo, isang pares ng itim na bota, isang pares ng rubber gloves, workout gloves, bote ng hydrogen peroxide, clown mask, malalaking kutsilyo at Sony videotape at VHS tape. Pinanood ng mga imbestigador ang nilalaman ng mga tapes. Sa video ay makikita na para itong vlog. I-video nila ang ginawa nila sa buong araw bago gawin ang pagpatay. Umupo sila at isinulat kung paano nila papatay ng isang tao sa araw na yon. Mga pangalan ng kanilang mga bibiktimahin at kung anong petsa o araw nila ito gagawin. At sinabi nila sa harap ng kamera na ang napili nilang patayin ay si Cassie. At humingi pa sila ng pasensya sa pamilya ni Cassie, ngunit ayon sa kanila ay kinakailangan nilang gawin yon. Sa 2 tapes na yon ay makikita din na habang nagmamaneho ay nag-uusap sila kung gaano sila nasasabik na pumatay ng tao. Na kung makikita at maririnig mo ay parang libangan lang nila ang makapatay ng tao. Sa video ay makikita na si Brian ang mas siyang sabik na makapatay ng tao. Samantalang si Tori naman ay maririnig sa background na nagsasalita na para na daw siyang nalilibang pag iniisip niya pa lang kung anong gagawin nila kay Cassie. Binidyo ng 2 lalaki ang buong araw na yon hanggang sa bago nila gawin ang pagpatay. Hindi nila ibinidyo ang mismong pagpatay nila kay Cassie, ngunit pagkatapos ng krimen ay nagvideo ulit sila. Malinaw sa mga imbestigador na plinano ang pagpatay. Nakita nila na plinano nila ang buong proseso ng pagpatay at hindi lang yon basta aksidente yung pagpatay. At hawak na nila ang buong ebidensya. Noong kwinestyon si Tori ng mga imbestigador ay sinabi niya na subambay lamang siya dahil ayon sa kanya ang akala niya ay biro lamang yon. Nagturuan na si Tori at Brian. Ngunit matapos mapanood ng mga imbestigador ang videotapes ay malinaw na pareho lang ang parte nila sa nagawang krimen. Hindi malinaw kung sino ba talaga ang sumaksa kay Cassie, ngunit malinaw na masasabi mong pareho nilang ideya na gawin ito. Noong September 27, 2006 ay parehong inaresto sina Brian at Tori. May nakuha ding ebidensya na pumunta at bumili ng kutsilyo sa pawn shop sina Brian at Tori. At isa doon ay ginamit nila sa pagpatay kay Cassie. Sa panahon ng paglilitis ay sinabi ng defense na ang nilalaman ng video na yon ay isang pag-arte lamang ng ginagawa nilang horror film at hindi yung totoo. Ngunit inamin ni Brian na sinaksak niya si Cassie. Sa paglilitis kay Tori ay nag-focus sila sa ebidensyang nahanap at yun ay ang nakitang DNA ni Cassie sa kutsilyo, sa t-shirt, sa gloves at ang lahat ng yon ay ang mga bagay na suot ni Brian. Sinabi din nila na may nakuha pa silang ebidensya ng 4 magkakaibang DNA ng mga lalaki mula sa kanang mga kuko ni Cassie at 2 DNA ng magkaibang lalaki naman sa kaliwang mga kuko. Ayon sa specialist ay nakita ang DNA ni Brian sa kaparehong kaliwa at kanang kamay ni Cassie. Ngunit ang DNA ni Tori hindi natagpuan sa ilalim ng kanyang mga kuko.
Ang isa pang bagay ay ang videotape. Sa videotape ay maririnig na pagkatapos ng pagpatay ay si Brian ang sumisigaw na I killed Cassie at parang masaya pa ito. At tahimik lamang si Tori. Hindi narinig sa videotape na nagsabi sila na we killed Cassie. Kaya ginamit yon ang defense team ni Tori at yun ang kanilang patunay na walang kinalaman si Tori. Hinatulan ng life imprisonment sina Brian at Tori sa kasong first degree murder nang walang posibilidad ng parol. At 30 years to life sa kasong conspiracy to commit first degree murder. Si Brian ay nahatulan noong April 17, 2007. Si Tori naman ay nahatulan noong June 8, 2007. Ang dalawa ay maninilbihan sa Idaho State Correctional Institution na matatagpuan sa Ada County, Idaho malapit sa Kuna. Noong November 2019, pinagtibay ang sentensya ni Tori matapos tanggihan ng Korte Suprema ng Idaho ang kanyang apila. Ang mga abogado ni na Brian at Tori ay naghain na magkakahiwalay na apila sa Korte Suprema ng Idaho noong September 2010 para kay Tori at ang kanilang unang apila ay tinanggihan ng Korte Suprema. Noong 2010, ang pamilya ni Cassie ay nag-file ng civil lawsuit laban sa Pocatello School District dahil ayon sa kanila, ang mga staff at security guard ng paaralan ay pabaya dahil dati pa lang daw ay alam na ng mga ito na nagbabanta si na Brian at Tori na papatay. Ngunit parehong ibinasura ng civil court at ng Supreme Court ng Idaho ang kaso dahil sa walang sapat na ebidensya na magpapatunay sa inihaing kaso. Hindi lamang ang mga magulang at kapatid ni Cassie ang sobrang naapektuhan sa pagpatay kay Cassie, kundi pati na rin ang kanyang auntie, uncle at pinsan. Katunay ng kanyang pinsan na siyang naunang nakakita sa katawan ni Cassie ay sobrang na-trauma at na-depressed at sinubukan niya pang magpakamatay. Ang auntie naman niya ay na-depressed din at nawala ng trabaho at nahirapan siyang tanggapin ang nangyari sa pamangkin dahil sa pakramdam niya ay siyang naging dahilan sa nangyari kay Cassie. Gusto na rin nilang umalis at sinubukang ibenta ang bahay, ngunit walang may naglakas na loob na bumili dahil nga sa may brutal na nangyaring pagpatay sa bahay. Ang kasong ito ay tinampok sa maraming iba't ibang palabas at programa sa telebisyon, kabilang na noong February 18, 2004 na yugto ng sikat na totoong serye ng krimen na Dateline, kasama ang correspondent na si Kit Morrison. Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking YouTube channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!